11 aralin, ang mahimalang kalikasan ng Quran, Modulo 7. 11 aralin, ang mahimalang kalikasan ng Quran, Modulo 7. Ang magkasalungat na testimonya ng mga eskolar ay hindi makatwiran dahil kailangan nilang tanggihan ng matibay na pinagmulan ng impormasyon. Ang paghahatid ng pahayag tungkol sa pagiging walang katulad ng Quran ay maaaring maging pinakamakatwiran na tanggapin. Hindi ito nangangahulugan na may isang ganap na pinagkasunduan sa isyu o na ang lahat ng mga kaalaman ay nagpapahayag na ang Quran ay hindi hinamon. May ilang mga kahit na sa minorya, opinyon ng eskolar na nakipagtalo laban sa pagiging walang katulad ng Quran. Kung ang tunay na testimonya ay hindi nangangailangan ng pagkakaisa, bakit may iba na tinatanggap ang paghatid ng pahayag ng isa at sa iba pa? Ang testimonya ay nagpapatunay ng pagiging walang kapantay ng Quran ay mas higit na may dahilan dahil ito ay nakasalalay sa matibay na pinagkunin ng kaalaman. Sa kabuuan, ang Quran ay kumakatawan sa isang panitikan at pangwikang paghamon sa sangkatauhan at sa 7 siglo ng mga Arabo na siyang pinakamahusay na humamon sa Quran ay nabigong maabot ang paghamong ito. Ang pagpapatibay sa mga magkasalungat na testimonya ay nagdudulot ng kahangalan. Ito ay dahil ang isang pangangatwiran ay kailangang sagutin kung bakit ang mga tao na pinakamahusay na humamon sa Quran ay nabigong gawin ito. Ang mga maaaring kapaliwanagan na kinabibilangan ng pagtanggi sa kawastuhan ng pagpapahalaga ng sinaunang Arabi kaysa sa mga dalubhasa sa wika noong 7 siglo, ang mga eksplanasyong ito ay nagbibigay ng salungat ng mga testimonya ng walang isang katuwirang basihan. Ang pagtanggi sa matatag na kasaysayan ay nangangailangan ng muling pagsasagawa ng kasaysayan ng panitikang Arabe. Umaasa na ang higit na mahusay na mga kakayahan kaysa sa mga dalubhasa ng 7 siglo na nakabase sa katotohanan na ang mga dalubhasang ito ay may kinalaman sa magkakauring pangwikang kapaligiran. Ang mga kapaligirang ito ay ang mga lugar kung saan ang pagiging dalisay ng wika ay napanatili at may isang limitadong bilang ng paghiram ng wika at pagkasira. Ang magkapanabay na wikang Arabo ng mga kapaligiran ay naghihirap mula sa labis na paghiram ng wika at pagkasira. Sa makatuwid, upang ang kininang pagiging mataas sa mga tao na dumating mula sa isang kultura na may mayabong na lupa para sa pagiging perpekto ng wika ay hindi mapigilan. Ang mga magkasalungat na testimonya na nagtatalo laban sa pagiging walang katulad ng Quran ay hindi humahawak ng tubig dahil sila ay lumilikha ng mas sigit na problema kaysa lutasin nila. Ang kaalaman na nagbibigay ng basehan sa magkasalungat ng mga testimonyang ito ay kakaunti at nakabase sa isang magaspang na pangunawa ng wikang Arabe. Ang pagtanggi sa isang pagiging natatangi ng Quran ay nangangailangan ng isang kasagutan sa sumusunod na katanungan. Bakit ang mga mahusay na Arabo ay nabigong hamunin ang Quran? Ang posibleng mga kasagutan sa katanungang ito ay katwirang walang katotohanan. Dahil sa mga kadahilanang ito, ang pagguha sa magkasalungat ng mga testimonya ay may kakulangan. Upang maipahayag ang banal na pinagbulan ng Quran na hindi tumutukoy sa mga partikular na kinalaman sa wikang Arabe, ang paggamit ng testimonya at pangunawa ay kailangan. Ang tinatalakay dito sa ngayon ay na may wastong paghahatid ng pahayag na ang Quran ay walang katulad at ang malinaw na paliwanag para sa pagiging walang katulad nito ay maaring ipaliwanag sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga may akda nito sa isang Arabo, sa isang di-Arabo at kay Propeta Muhammad sa mga kanyang kapayapaan at pagpapahal ng Allah o ng Allah. Gayunpaman ay maaaring pinagtalunan na may iba pang posibleng ganap na eksplanasyon, ngunit hindi natin alam kung ano ang mga ito. Ang mga pagpapahayag na ito ay gumagawa ng isang uri ng kamalian na ang ilan ay tinawag na ang pagkakamali ng nakakatakot na pagpipilian. Kung may tunay na paliwanag sa pakikipagkompetensya sa gayon, ito ay kailangan nilang ilabas sa pangkaisipang hapag para sa talakayan. Kung hindi, ang ganitong uri ng pagdadahilan na ang mga dahon ay hindi babagsak mula sa mga puno dahil sa bigat, kundi dahil sa isa pang eksplanasyon na hindi natin alam.